drum set gawa sa basura? Pwede pa na yan? Kinabibili ba ngayon si Kuya Donnie Amanense o mas kilala bilang That Was Itik dahil sa kakaiba niyang drum covers? Imbes na karaniwang drums kasi ang gamit pang rakrakan, gawa ang drum set niya sa lumang container ng biskwit, lata, kaldero at iba't iba pang recycled materials. Ayon kay Kuya Donnie, nagsimula raw ang pagko-content niya ng drum covers sa gitna ng pandemic. Gusto niya raw kasi matutong mag-drums, pero dahil kapuspalad, naisipan niyang magbuting ting na lang ng sariling instruments gamit ang mga materyales na nahanap niya sa kanyang bahay. Tuto ako mag-drum po, dito lang po sa ano, sa mga recycled na bagay ba. Hinigan ko na talaga yung ano, mga music, kaya nabuo itong Azura drum set ko ngayon. Kahit DIY lang, nasa tono pa rin ang drum set ni Kuya Donnie. Paliwanag pa niya tanging talento sa pakikinig ang naging gabay niya sa pagbuo nito. Pinakikinggan ko yung puno niya. Hindi yun basta-basta kasi pinutasan ko at may inilagay ako sa ilalim ba na parang katunog na rin ang ano, ng bawat drums. Itakpan natin guys. Hindi ako marunong magbasa ng nota ba? Bawat palo, sinunod ko lang yung ano yung naririnig ko sa music. Ngayon na marami nang sumusubaybay sa kanyang videos, malaki ang pasasalamat ni Kuya Donnie sa suportang binibigay ng kanyang followers. Kaya naman nagbabahagi rin siya ng tutorials kung paano gumawa ng DIY drum set para sa mga nagnanais matuto pero hindi kayang bumili ng tunay na instruments. Yo, what's up mga kaitik? Tutorial muna tayo kung paano gumawa ng snare drum. Dagdag pa ni Kuya Donnie. Nais niya raw ang makapag-inspire sa mga kabataang mahilig sa music at nangangarap na matutong tumugtog. Yung kabataan ko pa, gusto ko rin matuto tapos wala pong malapitan ba? Apayo ko lang po sa mga kabataan kahit wala silang pera, wala silang pambili na ano, totoong drums, totoong instrumento. Pwede namang gumawa ng sarili mong drum set. Kaya mo yung gawin yung katulad ko na nabuo ko talaga yung pangarap ko na ano, yung drum set. Tiwala lang sa sarili.